Ang Pilipinas ay isang archipelago na matatagpuan sa kanluran ng Dagat Pasipiko. Ito ay isang bansa na binubuo ng 7,107 na malalaki at maliliit na isla. Ang estimasyon sa populasyon nito ay hindi hihigit sa bilang na 96.71 million na tao. Sa laki ng populasyon ng bansa, malaki ang papel ng ginagampanan ng transportasyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamayan nito. Hindi maipagkakaila na malaki rin ang ginagampanan nito sa ekonomiya ng bansa. Sa kasalukuyang panahon, maraming uri ng transportasyon ang pwedeng pagpilian ng mga mamamayan tulad ng jeep, bus, tren at iba pa. Ngunit paano nagbago at dumami ang mga uri ng transportasyon ng bansa hanggang sa kasalukuyang panahon? Sa panahon na ito, unang napakilala ang mga karwae, isang paboritong sasakyan ng mga dugong bughaw sa Pilipinas. While the Carmata or Carmore, isang sasakyan na ginamit ng mga Pilipino. Sumunod ang mga kalesa. Ito ay sasakyan na noon ay di apat na gulong, may malawak na upuan at may di tupe na bubong sa taas. Noong panahon, nasakop pa ng mga Kastila ang Pilipinas. Mga mayayaman na Filipino lang ang sumasakay at nagmamay-ari ng kalesa. Ito ay paginating ginagamit bilang isang personal na sasakyan at para sa pagnenegosyo. To my knowledge, as far back as I can go, the transportation in the Philippines or Metro Manila for that matter, I remember just a few kalesas. Here in Pasay, maybe 3 to 5. And they used to ferry products from the market. That's about all. And maybe in Binondo, that was also a mode of transporting. Sa kasalukuyang panahon, may mga kalesa pa rin na bumabiyahe sa Intramuros at Maynila. At ito na ay ginagamit na transportasyon pang turista. 1887. Sa panahon na ito, sinimulan ang konstruksyon ng Manila, Dagupan Railway at nakumpleto noong 1892. Itong tren na ito ay pinamamahalaan ng Manila Railway Company or MRC. Ang ruta nito ay papunta sa mga hilagang probinsya ng Pilipinas. Mula Manila, nakabihasnan ng Pilipinas hanggang Dagupan, Pangasinan. 1910. Nagsimula ang serbisyo ng tranbiya noong taong 1905. Ang panahon ng mga Amerikano. Ang linya ng Trilles ng LRT1, LRT2 at ilang linya ng PNR ay dating linya ng Riles na dinadaanan ng mga tranbiya sa Manila bago ito nasira noong World War II. Ang sistema ng tranbiya ay nasira noong World War II. Sa panahon na ito, ipinagawa ng mga Amerikano ang tranbiya. Ito ay pinanggasiwaan ng Manila Electric and Railway Company or Meralco. 1920. Sa panahon na ito, unang ipinakilala ang Otto Kalesa, isang sasakyan na inimbento ng Harley-Davidson Motorcycles. Ang sasakyan na ito ay malawak at malaki kaya nito na magsakay ng 4 na pasahero at isang driver. Second World War took over and somehow the Filipino ingenuity transported the American jeep into a jeepney and became the mode of transportation of the commuter. Actually, it was just directly Pasay-Quiapo,
no other routes. Eh. Then because the roads were not very well maintained, so it was only Taft Avenue and Harrison. But the population started building up, and the commuters started learning, and also the people took advantage of buying more jeepneys. So there started na yung line-line nila. More or less, ganun ang naging trend. Umalis ang mga sundalong Amerikano. Daan-daan mga jeep ang bibinenta at binigay sa mga lokal na Pilipino. Binago nila mga jeep para marami ang makasakay. Linagyan nila ng bakal, nabubong at mga linagyan nila ng mga dekorasyon at makukulay na pintura. Ang jeepney ay mabilis na naging popular at ginawa bilang isang pampublikong sasakyan na hindi masyadong mahal. Ang mga modernong jeep ngayon ay ginagawa ng mga pribadong paggawaan na nasa Pilipinas. Sa Cebu naman, ang katawan ay ginagawa gamit ang segunda manong truck ng Apon, na ang original nito ay pangkarga ng mga gamit at di pasahero. Ito ay tinatawag na segunda manong truck. Tricycle. The tricycle blossom. Looking at other countries, we started with the tricycle here. But then we prohibited that after a while because we were looking at it too, like a manual labor, which was too difficult, like making the human being a substitute for a horse. So we removed that. Then came the tricycle, motorized, and took over now. And there you have it now, all over the place, and it's so difficult to control. Motorized tricycles ay karaniwang pampublikong transportasyon sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Maliban sa busy na mga pangunahing highway at busy na mga kalyeng lungsod, kung saan ginagamit bilang public utility vehicle alinman sa nagsasabi kang lugar kung saan kay babao for hire. Sinasabing website Boracay, paglalakbay, budget ng motorized tricycle. Tricycle ay ang pinaka-popular na paraan ng transportasyon sa maliit na bayan at lungsod, lalo na sa rural na lugar. Pedicab or mas kilala sa sikad, trike o padjak ay isang pampublikong sasakyan na kung saan meron itong tatlong gulong na parang bisikleta na kayang magkarga ng dalawang pasahero. Ginagamit rin ng mga vendors para sa itinitindang mga produkto. Itong environmentally friendly na transportasyon ay malimit na nakikita sa mga makikipot na kalsada kung saan ipinagbabawalang mga jeepneys at bus. Ito ring pedicab ay nakikita malapit sa pangpublikong paaralan, simbahan, wet markets, ilan-ilan na government agencies, non-exclusive subdivision at mga makikipot na daan sa mga shopping districts. To witness to the construction of the LRT, I would see them dig in the middle of the street and put the pylons because they had to be strong, and you could see they were strengthening the bases. And while they were doing this, everything had to be at a standstill because they would be delivering materials and so forth and so on, and putting it up. So lugi mga negosyo. But then this was in exchange for, let us say, modernization.
I think it proved correct. It killed some businesses, but it progressed anyway, because all other countries had this kind of transportation already. They have subways, they have MRTs, LRTs, all supported by the government. I was looking over some MRTs. You can see them, you can look at Google and look at these MRTs all over the world. Even in Europe, marami yan. So I was a witness to this. It took a long time. But when it started working, everybody was happy. Because you get to your destination in 15, 20 minutes. Whereas before, it took you 1 hour. Same also with MRT now. Takes you 20, 30 minutes to get to Cabao. It used to take me 2 hours to get there by car. Ang LRT1 ay pinakaunang metro line ng Manila, light rail transit system. Ito ngayon ay mayroon 20 stations na mayroong haba na 20 kilometers na fully elevated track. Ang LRT1 ay kulay dilaw at kulay berde sa lahat ng LRT maps. Ito ay tumatakbo mula north-south na direksyon, mula Baclaran hanggang Monumento. Noong July 12, 1980, ang presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos, siya ang nagpasimula ng proyekto na Light Rail Transit Authority. The project was called Metrorail and was operated by a sister company of the former tramway company Meralco called Metro Incorporated. Ang MRT3, kilala sa tawag na Blue Line, ay nagsimula gawin noong 1989. Ang lokasyon ng MRT ay nasa kabaan ng Epifanio de los Santos Avenue or EDSA, isa sa pangunahing kalsadang Kamaynilaan. Ito ay mayroong 13 na estasyon na may haba na 6.95 na track na dinadaan ng mga syudad na Makati, Mandaluyong, Pasay, at Quezon City. Ang Megatrend, kilala rin sa tawag na Purple Line, masikat na kilala sa pamamagitan nito generic na pangalan Line 2 ng LRT, ay isang 13.8 kilometers linya mass transit na traverses sa limang lungsod sa Metro Manila. Ito ay ang Pasig, Marikina, Quezon City, San Juan, at Maynila sa kahabaan ng major thoroughfares ng Marcos Highway, Aurora Boulevard, Ramon Magsaysay Boulevard, Legarda at Recto Avenue Construction. Ang sistemang Megatrend ay tinayo sa halagang 31 billion sa soft loan. Higit sa lahat, mula sa Japan Bank para sa international cooperation. Ito ay isang napaka-concessional na loan na may 2% interest para sa tatlong mga packages at pwedeng bayaran para sa 30 taon na may isang 10 taong palugit. Dahil tayo ay nasa isang developing na bansa, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagbabago sa pampublikong sektor ng ating transportasyon. Ang jeepney ay naging parte ng kulturang Pinoy at ito ay naging simbolo ng Pilipinas. Ngayon, pumapasok na tayo sa mas makabagong teknolohiya. Ito ay maapektuhan rin ang sektor ng transportasyon upang mapabilis at mapabuti ang kondisyon ng sistema ng transportasyon.